Stranded sa Manila Northport Terminal ang ilang pasahero dahil kanselado ang kanilang biyahe. Big time oil price hike naman ang bumungad sa mga motorista bukas. Saksi, si Marisol Abdraman. Pagpasok ng Martes Santo, sasabay ang panibagong pasakit para sa mga motorista. 2 pesos and 20 centavos ang taas presyo kada litro ng gasolina. 1 peso and 40 centavos naman sa kada litro ng diesel. At 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Ganun lang naman, taas, baba. Sana nga bumaba. Pabigat na naman sa mga ano yan, sa mga chopper. Ano ba, kaya ba kayo napapakarga ngayon o hindi naman? Hindi, papakarga ko. Wala na akong gas eh. Mas makakamura ngayon. Pati bayan na lang. Walang panggas dito bahimik. Mag-stay sa bahay. Bukas din, inaasahan ang peak ng pagsisikip ng trapiko sa South Luzon Expressway. Kaninang hapon, mabilis pa ang dalo ng trapiko sa SLEX mula Alabang hanggang Santo Tomas, Batangas. Dama na ang pagdami ng tao ngayon sa NEA Terminal 3 kung saan nag-ikot ang mga opisyal ng DOTR at MIAA. Ayon sa Transportation Department, magdadagdag ng immigration counters habang babawasan ang mga upuan sa arrival section para mabawasan ang nakatambay na dahilan din ng pagsisikip ng paliparan. Aayusin din daw ang traffic papunta sa NEA 3 na kailangan na direct access mula sa Skyway. Pakiusap naman ni Secretary Jaime Bautista sa mga sumusundo sa NEA. Siguro kung pupwede, wag naman masyadong marami yung sumusundo. Normally, kung minsan isang tao yung susunduin, pero 10 yung mga family members na sumusundo para hindi rin magkaroon ng congestion dito sa airport. Sa Manila Northport Terminal naman, maagang nagtungo sina JPEN at Welvy. Sulit ang desisyon dahil may nasakyan na sila kanina, kahit sa March 28 pa sana ang kanilang biyahe. Pabor po kasi mas maaga yung magkita yung mga pamilya namin. Hindi kasing pala nila sa Sir Julie Bitoon at lima niyang anak. Kahit nasa pier na sila, alauna pa lang na madaling araw. Ang dapat biyahing pabutuan kaninang umaga kanselado at sa Biyernes Santo na sila makakaalis. Kalbaryo dahil sapat lang daw ang kanilang budget. Nag-aalala po ako sa aking mga anak tsaka tamang-tama lang po yung pera ko. Ang budget po namin pang dalawang araw lang po talaga. Pwede ang 100% refund o di kayo rebooking. Pero March 29 pa rin ang biyahe ayon sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Ports Authority sa shipping company. Ngayon, kung talagang wala namang option, baka po pwede na sila ay magre-route muna. Ngayon, hanggang bukas daw ang inaasahan ng PPA na dagsan ng mga pasahero. Mula kahapon, umabot na sa 500,000 ang pasahero rito na posibleng lumampas pa raw sa mahigit 2 milyon hanggang March 31. Paalala sa mga pasahero, huwag nang magdala ng mga bawal tulad ng patalim, matutulis at mga maaaring magliyab. Sa Batangas Port, mahigpit ding ipinagbabawal ang pagdadala ng chicken at pork products bilang pag-iingat sa banta ng ASF. Naghigpit na rin ang seguridad ang pamunuan ng pantalan. Kahit bukas ng hapon hanggang Webes pa, inaasahan ang buhos ng mga biyahero. Tinatayang aabot sa 30,000 yan kada araw. Nagdagdag na rin sila ng mga ticketing booth. At para mabilis ang biyahe, ipinag-utos ng Marina ang pagduluwag ng schedule ng mga barko. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.